kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. May mga lugar talaga na kahit napakalayo na sa kabiyasnan ay dinadayo pa rin ng mananakop at mapang-abusong mga nilalang. Maraming maliliit na mga baryo na nakakalat sa Pilipinas ang ganito ang pinagdadaan ng pagsubok. Dahil ang mga taong nakatira dito ay malayo sa otoridad, ay madali lamang silang takutin at agawan ng kanilang mga pinaghirapan at mga pag-aari. Hindi na nakapagtataka kung umaabot sa punto na lumalaban na ang mga maralitang mamamayan dahil sa pahirap sa kanila, lalo na yung nasa kabundukan at inaabuso ng mga rebeldeng grupo. Nagkakalakas loob na lang na lumaban kahit na alam naman nilang hindi sila mananalo. Una, wala silang armas. Pangalawa, hindi sila sanay lumaban. May mga sundalo namang pinapadala ang gobyerno, pero hindi lahat ng lugar ay kaya nilang protektahan. Napakalapad ng Pilipinas at kulang ang bilang ng mga kasundaluhan. Dahil dito ay nabuo ang Citizen Armed Force Geographical Unit o tinatawag na CAFGU. Sino ba sila? Mga sundalo rin ba sila na sinanay ng mga dalubhasa para makipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno? Ano ba ang rason ng pagkakabuo ng grupong ito? Ang CAFGU ay nabuo noong July 25, 1987 sa ilalim ng gobyernong Corazon Aquino. Gumawa ito ng executive order na pinangalanang Providing for the Citizen Armed Forces bilang sagot sa lumalalang pagsulpot ng mga vigilante sa iba't ibang probinsya. Ideya ito ng dating defense secretary na si Fidel Valdez Ramos, na naging presidente din pagkatapos ng rehimeng Aquino. Alam ni Ramos ang sitwasyon sa mga liblib na mga lugar kung saan sinasalakay ang mga walang kalaban-laban na mga taga-baryo. Noong mga taong 1986 hanggang 1987 ay marami ang nagsipaglitawang vigilante at kumpol-kumpol sila. Nagiging mga grupo ng mga mamamayan sa isang lugar na voluntaryong lumalaban sa mga umaabuso sa kanila. Maganda naman sana ang naging layunin nila, pero maraming pagkakataon ang nangyari na umaabuso rin ang mga ito sa kanilang mga ginagawa sa mga kalaban. Hindi na makatao ang mga parusang ginagawa nila, kaya ang Human Rights Commission ay kumwestiyon kung bakit hindi sila dinadakip gayong hindi naman ito mga sundalo. Para maresolba ang problema ng problema, ay naisipan ng gobyerno na gawing military auxiliary unit ang mga grupong ito para magamit ang kanilang mga nalalaman. May mga requirements bago sila papayagang maging kabilang ng hugpo. Hindi lamang sila simpleng samahan na gustong maghiganti. Para maging miyembro ng military auxiliary unit, ay kailangang isa kang volunteer reservist, 18 hanggang 35 taong gulang. Pero minsan ay tumatanggap naman sila ng mas matanda. Pero hindi lang lalagpas ang edad sa 51 taong gulang. Nakatira sa komunidad, physically and mentally fit. Walang criminal o pending na mga criminal case. Mayroong approval ng Barangay Peace and Order Council. Natural born Filipino citizen. At least high school level. Ang makakapasa sa pagpili ay kailangang dumaan sa isang basic military training program na magtatagal ng 30 hanggang 45 araw. Matututunan nila ang pamamaraan ng paghawak ng mga armas at mga small unit tactics. May dalawang uri ng CAFGU, ang CAFGU Active Auxiliaries, na nasa ilalim ng mando ng Armed Forces of the Philippines, ay ang Special CAFGU Active Auxiliaries o SCAA. Sila yung pinupunduhan ng mga LGU o ng pribadong kumpanya. Pareho lang naman ang kanilang mga responsibilidad. Ang pinanggagalingan lang ng kanilang allowance ang hindi magkapareha. Susunod pa rin sila sa pinag-uutos ng gobyerno at sangay ng AFP. Ang pangkaraniwang armas na binibigay sa kanila ay yung madaling bitbitin, kagaya ng M16. Kailangan silang armasan dahil sila ang nagsisilbing emergency measure.
sa sitwasyong kailangan ng proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Marami ang nag-react ng hindi maganda dahil malaki raw ang pagkakapareha ng grupo sa itinatag ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na Civilian Home Defense Forces o CHDF. Ang tinitingnang epekto ng mga sumasaway dito ay baka matulad ito sa CHDF dati na umabuso sa kanilang kapangyarihan, nanakit at lumabag sa karapatang pantao. Subalit, pinanindigan ng gobyernong Aquino na ang CAFGO ay malaking tulong para makontrol ang mga rebelding grupo at pati na rin ang dumaraming bilang ng mga vigilante na nilalagay na ang batas sa kanilang mga kamay. Palagi rin nilang pinapaalala na may mga tauhan ng AFP itong kasakasama sa bawat pagpapatrolya nila at sa iba pa nilang mga misyon. Kalaunan, nakita ng AFP ang pagbaba ng banta at peligro, kaya unti-unti rin nilang binabaan ang bilang ng grupo na kinakailangang magmamanman sa mga target areas. Ang bilang ng CAFGO members ay binabaan na din, pero isang pagkakamali ito sa parte ng militar dahil nagkaroon ng pagkakataon ng mga rebelde na makapagbuo muli ng kanilang grupo at muling palakasin ang kanilang tropa. Ang pamamaraan kasi ng mga militar noon ay sila ang haharap sa mga rebelde at lilinisin ang isang lugar na pinamumugaran ng mga ito. Kasunod nila ang mga CAFGO na siyang aatasan na magbabantay at panatilihin itong malaya sa mga rebelding grupo. Ang mga CAFGO members kasi ay mga residente din ng lugar, kaya konbenyente para sa kanila ang ganitong sitwasyon. Subalit, nakukuha pa rin nila ulit ang mga lugar sa oras na umaalis sa mga militar. Nabalot sa kontrobersiya ang pagkakatatag ng grupo dahil kinwestiyon ng kanilang pagiging epektibo. Idagdag pa ang Commission on Human Rights o CHR na palagi ang nagbabantay at nagsasabi na magiging kapareha lang ang resulta nito sa nangyari sa grupong itinatag ni Marcos. Base sa report na nakalap ng CHR ay may mga nakuhang miyembro ng CAFGO na kilalang miyembro din ng grupong Alsamasa at Pulahan. Dahil dito, naniniwalang sangay ng pamahalaan na magiging pareha lang ang kahihinatnan sa katagalan. Isang malaking problema rin ang nakikita sa Mindanao, lalo na sa lugar kung saan naroon ang mga tribo ng Mindanao at Maguindanaon. Matagal nang may alita ng dalawang tribong ito na bumabalik pa noong dekada 70. Napipigilan naman di umano ng militare ang mga kaguluhan, pero nagiging sanhi rin ang paglabag ng karapatang pantao dahil sinisira ang kanilang mga pag-aari at kabahayan. At kung minsan ay umaabot pa raw sa panunodas at pangabuso at kasama pa dito ang mga CAFGO members. Pero kahit ano pa ang umabot na report sa CHR, ay patuloy pa rin pinapanindigan ang importansya ng mga paramilitary groups dahil sa iba pang responsibilidad ng mga sundalo na kailangan nilang i-prioritize. Noong umabot na sa panahon ng pamumuno ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, ay nagbigay siya ng direktiba sa AFP na madaliin ang pagresolba sa mga extrajudicial killings at ang mga pagkawala ng ibang tao gamit ang hindi mapang-abusong pamamaraan. Dinoble pa ang recruitment at dinagdagan ang training courses ng mga CAFGO para mas magkaroon ng mas malawak na kaalaman ng mga miyembro nito. Pero maliban sa mga nabanggit, ay pinaimbestigahan din ni Arroyo ang mga lumalabas na kwento tungkol sa mga ghost CAFGOs. Nangyayari talaga ito dahil sa allowance na nakukuha ng mga CAFGO. Maliit na halaga lang sana ito kung ikukumpara mo talaga sa mga militar at kasundaluhang sinisweldohan ng pamahalaan. Subalit, kung hindi naman totoong miyembro ng grupo, ay hindi naman dapat mabigyan ito ng allowance. Isa pang problema na nakikita sa mga CAFGO members ay ang pagiging private army ng mga ito ng mga lokal na mga opisyal. Ang pangunahing rason kung bakit binuo sila ay para suporta sa AFP sa mga counter-insurgency activities at hindi sa mga pansariling aktibidad ng mga politiko. Pero nakukumbinsi ang mga ito na sumapi sa mga pribadong grupo dahil sa mas malaki ang bayad. Nagiging training ground na lamang ang recruitment nila at pagkatapos ay iba ang nakikinabang. Hindi rin naman nakakapagtaka na ganito ang naging desisyon ng mga CAFGO recruits
dahil sa liit ng kanilang nakukuha. Noong 2008, may bahagi ng Foreign Military Financing or FMF ang tinapyas dahil sa mga usaping paglabag ng karapatang pantao. Pero base na din sa mga natanggap na mga reports, ay bumaba na ang extrajudicial killings at human rights violations, at malaking parte nito ay ang mga CAFGO, kaya ibabalik na ang pondo para lumaki-laki ang kanilang matatanggap. Hindi rin biro ang kanilang mga responsibilidad. Halos kapareha din ng mga sundalo kung saan ibinubuwis nila ang kanilang mga buhay. Sa kasalukuyan, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay sumusuporta din sa kanila dahil alam nito ang dahilan kung bakit nagtatag ng CHD noon ang kanyang ama. Umapila nga sa kanya ang mga CAFGO na madagdagan ang kanilang buwanang natatanggap dahil tumaas din ang mga bilihin. Sa kabutiang palad, ay pumayag ang presidente at dinagdagan ito ng 2,000 mula sa 4,600 pesos bawat buwan ay magiging 6,600 pesos na ito. Mga volunteers ang karamihan sa kanila at kalimitan ay nasa kanya-kanyang bukid nila ang mga ito para magsaka. Pero malaking tulong pa rin sila sa AFP kapag may kailangan silang trabahuin sa pagpapababa ng mga bilang ng mga rebelde. Ikaw, gusto mo bang maging CAFGO? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.